Mga naibigay na ho. So bali ho mga kapatid, if you guys look at the whiteboard, na isulat ko po yung apat na katekismo or confessions and creeds na napag-aralan po natin. Kung totoosin, after yung apostolic era, ang pinaka-earliest confession pagkatapos po ng apostolic era ay yung tinatawag po Apostles' Creed. Okay? Yan po ay naganap at naisulat sometime in the late 2nd century. At ang ikalawang oldest creed ay yung tinatawag po na Nicene Creed. Ito po ay naisulat in the 4th century, most possibly around 325 AD. Ang sumunod naman po dyan ay yung Athanasian Creed. Yan po ay naisulat ng 5th century. And then natapos na po tayo sa part 1 and part 2 na tinatawag po na Belgic Confession. Yan po ay naisulat in the 16th century. Ngayon po, kung sisimulan po natin na ating pag-aaral dito po sa tinatawag na Heidelberg Catechism, ito po ang nakalagay. Natanggap ng Heidelberg Catechism ang pangalan nito mula sa pagkakabuo sa Heidelberg sa kahilingan ni Elector Frederick III, isang pinuno ng Palatinate, isang maipuluwensyang probinsya sa Germany, upang matiyak ang pagkakasundo ng mga Protestante at upang mapadali ang pagtatag ng pananampalatayang Reformed sa kanyang probinsya, inatasan ng banal na prinsipe na ito si Zacharias Orsinus, isang propesor ng theology sa Heidelberg University, at Caspar Olivinus, isang mangangaral upang maghanda ng isang Reformed Catechism para sa pagtuturo sa mga kabataan at paggabay sa mga pastor at guro. Ang katekismo na ito ay naglalaman ng 52 seksyon upang ang isang seksyon na tinutukoy bilang Araw ng Panginoon ay maipaliwanag kada taon sa tuwing Linggo. Bukod dito, meron itong 129 questions and answers na nahati sa tatlong bahagi. Kagaya sa aklat ng Roma, naglalaman din ito na mas maraming proof text kesa sa iba pang mga katekismo noong panahong nito. Dahil gusto ng mga may akda nito na ito ay isang echo ng Biblia. Kaya ito rin ay tinawag aklat ng comfort para sa bayan ng Diyos. Pinaniniwalaan din na ito ay naipamahagi na mas malawak kesa sa alinmang aklat maliban sa Biblia, ang Pagtulad kay Kristo at ang Pilgrim's Progress. So taas ng kamay, sino po dito nakarinig na po or nabasa yung Pilgrim's Progress? Maganda ho yun. Napakaganda po ng storya ho nun. So ayon po sa information na nakalagay ho dito, ang Heidelberg Catechism ay isang catechism or confession na talagang sobrang popular ng 16th century that according to the information here, pinaniwalaan din ito na ito ay naipamahagi na mas malawak kesa sa alinmang aklat maliban sa Biblia. Maliban sa Pagtulad kay Kristo at maliban sa Pilgrim's Progress. So, sa bawat katekismo mga kapatid or confessions na napag-aralan po natin, ang bawat isa ho dito ay may rason kung bakit naisulat ho ito. So, let's refresh our memories. Ayon po sa iyong natatandaan mga kapatid, bakit ho naisulat ang Apostles' Creed? Bakit ho naisulat yan? Lahat po yan paniniwala. Pero ano po yung paniniwala ho nila sa apostle? Tungkol po saan? Trinity and? Water baptism. Right? So Apostles' Creed. Tama po yung Brother June. Lahat po yan paniniwala po sa Panginoon. Pero each confession or creed ay tumutukoy po in a specific topic. Naisulat po ang Apostles' Creed para maituro na may Trinidad at
yung tamang formula sa pagbabautismo ng mga tao. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at Espiritu Santo. Now, bakit po naisulat ang Nicene Creed? Ano po yung natatandaan ho natin? So, pinatunayan po yung pagka-Diyos ni Kristo. Ba, ano naman po ang dahilan kung bakit naisulat ang Athanasian Creed? Brother Joel. Tatlong persona pa, okay. And what else? Kaya napakaganda po na nire-refresh po natin ang ating mga isipan pagdating po sa mga bagay ho na ito. Because kung binabasa lang ho natin just for today, pero hindi talaga natin pinag-aaralan, there's gonna be people who will ask you questions and you need to be prepared, mga kapatid. So, the reason why naisulat po ang Athanasian Creed is because gusto po maituro na may akda ng Athanasian Creed na dalawang bagay ang dapat paniwalaan at tanggapin ng tao upang siya'y maligtas. Mula sa verse 1 hanggang 28 ng Athanasian Creed, kailangan paniwalaan po ng tao yung Trinidad. And then from verse 29 hanggang 44 ng Athanasian Creed, kailangan paniwalaan po ng tao na si Jesus ay nagkatawan tao at siya ay Diyos. At maliban dito, hindi pwede maligtas ang tao kung hindi nila paniniwalaan po yung Trinidad at yung pagka-Diyos ni Kristo. Pagdating po sa Belgic Confession, bakit po naisulat ito, mga kapatid? Para may paglaban ng kapag-uusin, para may paglaban yung paniniwala nila sa mga uusin. So, bali po, pinaglalaban ho nila. Okay, tama ho yun. For those who were there for those past few Saturdays, ang nagsulat po ng Belgic Confession, or nanguna rather, ay si Guido de Brez. Okay? Si Guido de Brez, mga kapatid, inuusig ho siya at yung mga ibang Reformed churches in the Netherlands dahil nga po sa kanilang paniniwala. Ngayon, gumawa ho sila ng confession upang maipakita sa gobyerno at pati na rin po sa Roman Catholic government rather, na kahit na sila'y magpapasakop sa kanilang patakaran, hindi sila magpapasakop sa mga maling instructions ng gobyerno dahil ito ang kanilang paniniwala. Okay? So, ang rason naman kung bakit naisulat ang Heidelberg Confession is so that maaralan at magabayan ang mga pastor at ang iglesia tuwing Linggo. Ito ang tinuturo kada taon tuwing Linggo sa mga miyembro ng iglesia. Now, you will notice, mga kapatid, front and back, ang bawat pamagat po ng each article ay Araw ng Panginoon, the Lord's Day. Bakit po Araw ng Panginoon ang nakalagay ho dyan? Dahil yan po talaga ang rason kung bakit ginawa po itong Heidelberg Confession para maituro tuwing Linggo kada taon sa mga iglesia. Now, it's interesting kasi pag naririnig po natin yung word na catechism, maari natotroma po ang iba. Kasi pag narinig nyo po ang catechism, ang unang po pasok po maari sa ating maisipan is Roman Catholic Catechism. Pero kung totoosin, mga kapatid, the word catechism, hindi naman po masama yan eh. Nagiging masama lang po ang catechism, depende po sa ano yung tinuturo sa mga tao. Catechizing or catechism or catechismo sa Tagalog is another way of saying ito yung mga doktrina na ibibigay at ituturo sa mga tao. Tulad po tayo, bakit po natin pinanghawakan yung mga ibang bagay ho dito? Is because kinakatechize po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng mga doktrina na nakasaad po sa Biblia. So, hindi po kasalanan ang katekismo. Nagiging kasalanan po ang katekismo pag ang aral at katuruan ay hindi po nakatuon sa Biblia. Okay? So, remember that, mga kapatid. Now, basahin po natin ang unang artikulo. Dito po tayo sa Ang Araw ng Panginoon,
day 2. So the question is, ano ang hinihingi ng batas ng Diyos sa atin? Itinuro sa atin ni Kristo sa Mateo 22, talatang 37 hanggang 40, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Taaso ng kamay mga kapatid, how many of you have read, love the Lord your God and love your neighbor as yourself? May mga ibang bagay ho na nabanggit po dito eh. Unang-una, the word buong puso. Buong puso. Pangalawa, buong kaluluwa. Pangatlo, buong pag-iisip. So kung maitutuon po natin ang ating mga sarili dito ho sa whiteboard, puso, ano po yung sumunod? Kaluluwa. At isip. Now, napag-aralan ho natin ito, ang dumantipan na isulat po sa ano pong sali o wika? Ang dumantipan ho? Hebreo. Ang bagong tipan na isulat po yan sa Griego. Now, sa atin, pag tayo ho ay nakakabasa po ng mga words tulad po ng puso, sa ating kultura, the word puso sa atin ay ito. Sa ating kultura. Pero sa kultura ng mga Hudyo, ang puso ay hindi ho ito. It is kidneys. Kidney. Ano po ba sa Tagalog ang kidney? Bato. So syempre sa Tagalog, bato. Pero sa English, stone. Right? So hindi stone, right? Kidney stones maari pero not kidney itself. Pero ang puso ho sa kanila meant kidney. Bakit ho ganon? Kasi the Hebrew word for puso really means kidney. Pero dahil po sa translation ng Biblia, syempre sa kultura ho natin ngayon, maari maisip po ng tao, mahalin ang Diyos ng buong bato? So, hindi mauunawaan po ng tao yon. Kaya may tinatawag po translation philosophy. Pag sinabi translation philosophy, paano po ba natin maibibigay yung tamang salin ng wikang Hebreo o Griego sa tamang salita na maintindihan ng mga tao? So, syempre, dahil yan po talaga ang pinaka-original meaning, kidney, and kidney sa mga Hudyo represented yung buong pagkatao ho nila. So kidney sa Hebrew thought is the very factory of emotions. Yung talagang buong pagkatao po nila. The factory of desire. Pero sa atin, it was rendered puso para maunawaan po ng tao that in our time, in our understanding, what is the factory of emotion? Ano po ba ang factory ng desire? Ang puso. Right? So, yan po ay napaka-importante. And then, ang ikalawang binanggit po dito, mahalin po ang Diyos ng buong kaluluwa. Now, minsan, may mga katanungan ho eh, ano po ba ang pinagkaiba ng kaluluwa sa espiritu? Anong pinagkaiba ng espiritu sa kaluluwa? Simple lang po ang sagot dyan, mga kapatid. It is a mystery. Mystery ho yan. Mga theologians sa Biblia, or rather mga theologians na nagko-comment po sa Biblia, they would say, ang Espiritu, yan po yung katawan ng Espiritu. Okay? And then others would say na ang kaluluwa, or the soul of a person, yan po yung affection, decision, consciousness ng Espiritu. Whatever the case is, napakahirap po na talagang alamin
how these two words are used in the Bible, kasi minsan ang soul and spirit, they are used as one and the same sa Biblia. So napakahirap po na maging dogmatic kung ano talaga ang kahulugan po nito. Mas maigi na lang po na sabihin po natin it's a mystery kasi it's not really broad sa salita po ng Diyos. Okay? Pero ang nilalarawan po ng kaluluwa is yung buong pagkatao mo rin. With all your emotions, puso, buong kaluluwa, yung buong pagkatao mo. At pagdating po sa isip, paano po nagsistimulate ang ating pagmamahal po sa Diyos sa ating pag-iisip? Very simple. Pag ang salita ng Diyos ang nag-dominate sa ating isip at puso, dyan ho nagaganap, mga kapatid. Love the Lord with all your mind. Because your mind is stimulated by the Word of God. Now, minsan, nakakarinig po tayo, lalo na po ako, nakakarinig na po ako minsan sa mga ibang members na gino-growth group ko po, Pastor, napakahirap po na mag-aral ng Biblia. Siguro kontento na ako dito. Hindi na ako mag-aaral pa, hanggang dito na lang ako. Well, yung ganong klaseng mentalidad, mga kapatid, ay labag ho sa salita ng Diyos. Bakit po labag yung ganong klaseng mentalidad sa salita ng Diyos? Paano mo masasabi na mahal mo ang Panginoon ng iyong buong pag-iisip kung ayaw mo i-stimulate ang iyong pag-iisip sa pag-aaral ng kanyang mga salita? Because the mind requires study. Studying requires the mind. Now, totoo mga kapatid, hindi lahat ay tinawag upang maging pastor o tagapagturo o guro o skolar ng Biblia. Pero lahat ho tayo ay tinawag in two things. Ipangaral ang salita ng Diyos. Pangalawa, pag-aralan ang Biblia. Ipangaral ang salita ng Diyos. Pangalawa, ipangaral ang Ebanghelyo na nasa Biblia. Now, again, uulitin ko po, bakit dumarating po minsan sa mga Kristiyano na natatakot, na intimidate, na pag-aralan po ang salita ng Diyos? Unang-una, malaking oras ang makukuha ho sa atin sa pag-aaral. Aaminin ko po sa inyo mga kapatid, here is a basic rule of thumb and principle. On a minimum scale, mga kapatid, of hours sa tunay at seryosong pag-aaral ng Biblia, kulang ang 2 at 3 oras. Minimum. Minimum. For example, kung babasahin nyo lang po in your own time, ang Juan 1, talatang 1 hanggang 18, aabutin ka sigurado 3 oras sa seryosong pag-aaral. Well, some would say, bakit po 3 oras? Eh, nakalagay lang naman doon, nang pasimula, nariyan na yung tinatawag na salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Why would that take 3 hours? Kasi, iisipin mo, ano ang nasa isip ni Juan nung naisulat yon. Secondly, ano pa yung mga aklat sa Biblia na katugma ng Juan 1:1? Well, kasama po dito ang Genesis 1, talangatang 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So isa na ho yun. At ayon po sa 4 na ebanghelyo sa Bagong Tipan, alin po sa 4 na yan ay may kaugnayan sa sinabi ni Juan nang pasimula nariyan na yung tinatawag na salita. It is the Gospel of Mark. In this is the beginning of the Gospel of Jesus Christ. Pero sa Mateo at Lucas, hindi sila nagsisimula po ng ganon. So doon pa lang sa in the beginning, those very few words, marami ka na mapag-aaralan. So yung sabihin ho natin, wala ang pag-aaral lang po ng Biblia, para lang sa mga teachers lang yan, para lang sa mga scholar o pastor, pero hindi ako siguro mag-aaral masyado. Mga kapatid, hindi mo magagawa na sabihin mahal mo ang Diyos ng buong isip if you do not challenge your mind to study the Word of God. Now, there are some of you, at ang kapurihan po maibalik lamang sa Diyos, some of you have asked me, bakit ganito po ang aking pag-aaral? You have asked me before, ako po ba ay nag-aral sa Bible school or theological seminary? The answer is no.
Pero dahil po, sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos ng buong puso at isip, kailangan may tiyaga ho yan, mga kapatid. Kung wala kang tiyaga, sa Tagalog, walang nilaga. Minsan ang nilaga ay kahinaan po ng mga may gout. Amen? Kasama na rin po ako doon. So, pag sinasabihan ho natin, mahal ko ang Diyos ng buong puso, that's your whole emotions. Pag sinabi ho natin, mahal ko po ang Diyos ng buong kaluluwa, that's referring to your inner you, yung buong pagkatao mo. Pero pag sinabi mo, mahal mo ang Diyos ng buong isip, it means naglalaan ka ng oras at panahon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Na paano ho natin matitiyak na pag-aaral po ng kanyang mga salita ang binabanggit po bilang isip? Well, nabasa po natin kanina, ito po ay nakasulat sa Mateo 22. Pero hindi po sa Mateo 22 ang unang pagkabanggit na mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso. Ito po ay unang naisulat sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6. So basahin ho natin ang Deuteronomy chapter 6. Deuteronomio Kapitulo 6, talatang 6. And then, ipagpapatuloy po natin ang basa pagkatapos. Sabi ho dito, mga kapatid, huwag ninyong, this is Deuteronomy 6, verse 6, huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. So ano po yung utos na tinutukoy po dito? Well, ayon po sa talatang 5, mahalin ninyo ang Panginoon na iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. And then verse 6, huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo sa iyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa iyong mga bahay, at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Itali nyo ito sa iyong mga braso o ilagay sa iyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng iyong bahay at sa bukana ng pintuan ng iyong mga lungsod. Now look at this, mga kapatid. Paghiga, salita ng Diyos. Pagkabago, pagkabangon, salita ho ng Diyos. Pag-usapan, ang salita ng Diyos. Pagpasok ng bahay, salita ng Diyos. Paglabas ng bahay, salita ng Diyos. So, paano ho natin minamahal ang Panginoon ng buong isip? Pag yun lagi ang ating naririnig, pag yun lagi ang ating binabasa, pag yun lagi ang toon ng ating pansin. Pero ano po ba ang tumatakbo ho sa ating maisipan? Well, very popular po ngayon, mga kapatid, sa ating kulturang Pinoy ay yung Magandang Gabing Bayan or Vice Ganda Showbiz. Minsan NBA. Minsan NFL. Minsan teleserye ng mga Koreano. So yan po, mga kapatid, ay nakatoon ho ang ating pag-iisip at pansin. Pero kung tatanungin po natin ating mga sarili, kung ititimbang po natin kung ano po mas mabigat, ang salita ba ng Diyos o yung mga bagay na makamundo, you don't have to answer this, pero ikaw na at ang Diyos na nakakaalam, alin sa dalawa ang mas mabigat at mas matimbang? So sabi ng Biblia, ang duty po ng bawat magulang, ayon po sa Deuteronomy chapter 6, ang duty po ng bawat Kristiyano ay mahalin po ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at isip. Kung tutusin, mga kapatid, ang pag-aaral po ng Biblia ay napakasarap. Napakasarap po niyan. But there are two factors why people have a hard time reading the Bible. Number one, Pastor, I don't know where to start. And that's understandable. Lahat po tayo nanggaling dyan. Where do I start in reading the Bible? Well, the first thing you want to ask is, ano ba yung goal mo kung bakit ka nagbabasa? Well, kung ang goal ho natin para magbasa is, gusto kong matutunan kung sino si Jesus,
Magsimula ka sa bagong tipan, Mateo hanggang the book of John. Well, let's say ang goal po natin is, Pastor, gusto ko po malaman sa Biblia kung paano ho nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So syempre, ang babasahin po natin is the book of Genesis, all the way through to the book of Malachi. Or maaari, Pastor, gusto ko po malaman ang gawain ng iglesia. Kasi minsan, nasasabi po ng morning service kay Pastor John, or maaari nasasabi po na afternoon service kay Pastor Josh, Pastor, bakit ang hihigpit ninyo? Ang hihigpit nyo dito sa church? Parang kailangan ito lagi gagawin. Wala na ba kaming buhay kundi church lang? Well, if you want to know why it's like that, read the book of Acts. At ano po ang ginawa ng mga tao in the book of Acts? Dahil po sila'y tunay niligtas ng Diyos at binago ang kanilang puso't isipan, na wala na po sila ng desire na isipin ang kanilang mga sarili, kundi ano ba ang matututunan ko ngayon sa salita ng Diyos? Ano ba ang magagawa ko ngayon para po sa kaharian ng Diyos? Or in other words, sabik na sabik na ako makita ang mga ibang kapatiran. Kaya naging masigasig sila sa pagtitipon, pag-aaral ng Biblia, is because punong-puno po sila ng pagmamahal sa Panginoon at sa Iglesia. Now, naranasan ko rin po yon. Biro mo, lumaki po ako sa isang bahay. Si Papa nagpapastor, si Mama ang song leader. So napaka-stricto po nila. Hindi ko maunawaan bakit kada na lang may gawain kina Mama Tess, may gawain kina Brother Joel, may gawain dito, may gawain dyan. Hindi ko maunawaan kung bakit po ganun. And the reason why hindi ko maunawaan, number one, mga spiritual ho sila. Ako ho ay hindi spiritual. Nang ibig sabihin, palabasa sila ng Biblia, ako ay hindi. Ang ginagawa kong Biblia ay PlayStation. Ang ginagawa kong Biblia ay barkada. Ang ginagawa kong Biblia ay TV. At kung ano ang nilalaman na aking utak, na wala namang kaugnayan sa mga bagay na espiritual, talagang hindi pwede magkaisa ang hindi spiritual sa espiritual. Kaya kahit anong ituro nila Papa sa akin, hindi ko makuha bakit ganun. May lakad ako ng Friday. May lakad ako, may inuman kami ng Sabado. Bakit ganito? And then, nung nakilala ko ang Panginoon Jesus at nagbasa na ako ng Biblia, naging malinaw na. Yung inuman at paglalasing, nawawala na. Hinahanap ko na ang iglesia. Hinahanap ko na yung mga kapatiran. Hinahanap ko na yung pag-aaral ng salita ng Diyos. E hindi ko maintindihan bakit tuwing na nangangaral ang mga pastor, e naiiyak ako, parang tinatamaan ako na masarap na hindi ko maintindihan. Is because yan ang nagagawa ng salita po ng Diyos. At nakuha ko rin po is that the reason why napakahirap minsan na maibigay ang ating oras, hindi pa tayo handa na ipakawalan ang ating buhay sa Panginoon. Nagtitira pa tayo na hindi dapat na itira pa. Hindi natin binibigay sa Diyos. Kaya, pag sinabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong Panginoon ng buong puso, kaloob at isip, yan ang tamang pagmamahal. Hindi po pwede kalahati ng puso, kalahati ng kaluluwa, kalahati ng pag-iisip. Kasi yung ganung klaseng pagmamahal ay hindi tinatanggap ng Diyos as pagmamahal. Pag sinabi mo mahal mo ang Diyos, you love Him more than your life. Na bakit more than your life? Kasi kung tutusin mga kapatid, we have to be honest here, we love our lives more than anyone else. Ayaw natin yung dinidiktahan tayo. Ayaw natin na tinutuwid tayo. Ayaw natin na pinagsasabihan tayo. Bakit ho? Dahil mahal natin ang ating mga sarili. Yun po ang totoo. At paano ko po nalaman yon? Yun ang nakalagay sa Biblia. Kaya nga ang unang utos ng Panginoon upang sumunod sa Kanya, kung sino man dito may nais na sumunod sa akin, itanggi mo. Huwag mong unahin ang iyong mga sarili. Mabigat man, pero yan ang totoo.
Kung may oras po tayo sa shopping, kung may oras po tayo sa grocery, kung may oras po tayo mag-salon, kung may oras po tayo magpamasahe, bakit walang oras sa Panginoon? It's because binibigyan lang po natin ng oras at pansin yung mga bagay na importante sa atin, pero yung mga bagay na hindi masyado importante, secondary lamang ho yan. Yan ho ang basihan. Now, it's also interesting kasi ang ikalawang binanggit po ng Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Now, how many of you have ever read the Ten Commandments? Okay, basahin nga po natin ang Ten Commandments. Exodus Kapitulo 20. Exodus Chapter 20. Talatang 3. Chapter 20, verse 3. Okay? We're going to break this into sections. Exodus chapter 20, verse 3. Sabi po ng Biblia, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo na anumang bagay sa langit o sa lupa. And then, pagdating po sa talatang 6, pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Verse 7, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Verse 8, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Okay? And then verse 9, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Verse 10, pero ang 7th araw ay araw ng pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na iyong Diyos. And then when you get to verse 11, dahil sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naririto, pero nagpahinga ako sa 7th araw, kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Now, hinto muna po tayo dito. Bakit ho natin binasa ang talatang 2 hanggang talatang 11? Because, di ba sabi po kanina ng Biblia, the two greatest commandments is love the Lord your God and love your neighbor. And this is where all the law is fulfilled. Ang sabi ng Biblia, yung law na tinutukoy po dito ay yung 10 utos. From verse 2 hanggang 11 ay tumutukoy po yan sa Diyos. Pero pagdating po sa talatang 12 hanggang pababa, yan po ay tumutukoy sa ating kapwa. Nakikita niyo po ba mga kapatid? Sabi diyan, huwag kayo sasamba, tungkol yun sa Diyos. Huwag kayo gagawa ng anumang image. Tungkol po yan sa Diyos. Observe the Sabbath day. Tungkol po yan sa Diyos. Pero pagdating po, from verse 12 pababa, thou shall not kill. Kapwa ang tinutukoy doon. Huwag kang magnakaw. Tungkol po yan sa kapwa. Huwag kang mangangalunya. Tungkol po yan sa kapwa. So, in the Ten Commandments, it's broken down for us that the first half is about loving God. And then the last half is about loving your neighbor. Okay? Nagiging malinaw po ba mga kapatid? Kaya nga, kung babalikan po natin ang paper, sabi po dito, ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat na mga propeta ay nakasalalay sa 2 utos na ito. Okay? So, ano ang hinihingi ng batas ng Diyos sa atin? Ito ho mga kapatid. Yan ho yun. Bakit hindi po binanggit dito yung pag-iikapo? Bakit hindi po binanggit po dito yung pag-attend po sa church? Bakit hindi po binanggit po dito yung pag-aaral ng Biblia as the greatest commandment? Is because automatic na po yun pag nagmahal ho tayo sa Diyos. Pag nagmahal ka sa Diyos, pagtitipon, pag-aaral, pagpapatawad, pagpapasako, pakikinig sa kanyang mga salita, bunga ho yun ng iyong pagmamahal.
sa Panginoon. Amen? Now, ang ikalawang tanong po sa papel ay po sa Heidelberg Confession, maari bang ipamuhay ng isang tao ang lahat ng ito ng perpekto? Yan po ay isang magandang katanungan. Ngayon nabasa po natin ang sampung utos. The question is, can anyone here, including me, obey the word of God perfectly? The answer is no. Kaya ang sagot ho, hindi sa anumang paraan. Dahil likas tayong mapuot sa Diyos at sa ating kapwa. Anong ibig sabihin po nun? Likas sa atin na mapuot sa Diyos. Paano po ba napupuot po ang tao sa Diyos? Very simple. Ayaw niya na siya'y dinidiktahan ng Panginoon. Ayaw niya na siya'y tinutuwid ng Diyos. Ayaw niya na siya ay binabago ng Panginoon. So, bago po na born again ang isang tao, napupuot po siya talaga sa Diyos. Bakit po? Ito po yung mga halimbawa. Sabihin niyo po sa isang lasenggo na kasalanan ang paglalasing, kapupuotin ka niya. Sabihin niyo po sa isang bakla na ang kabaklaan ay kasalanan, magagalit siya sa iyo. Sabihin mo sa isang tamad na ang katamaran ay kasalanan sa kawikaan, magagalit huyan sa iyo. Bakit po? Because it is in our natural state. Pag ang tao ay hindi born again, ayaw na siya'y tinutuwid sa kanyang maling pamumuhay. Kaya tignan niyo po sinabi ni Kristo sa Juan Kapitulo 3. Basahin po natin. Juan Kapitulo 3. Juan Kapitulo 3, talatang 19, verse 19. John 3, verse 19. At sabi po ng Biblia, sa Juan 3:19, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit, mas ginusto nilang manatili sa dilim kesa sa lumapit sa kanya na nagbibigay liwanag. Dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa na masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. So bakit po ang tao ay nagagalit sa pangangaral po ng katotohanan? Bakit po minsan naiinis ang tao sa ganitong klaseng pagtuturo o kahit sa doktrina ng Biblia? Is because totoo. Ang tao ho ay nagagalit at nasasaktan dahil totoo. Nabubulgar ang ating maling pagkatao. E ang matindi po nito, mga kapatid, is this. Hindi po tayo madalang na makita-kita ho. I don't see you guys every single day. Pero madalas po nakakarinig pagkatapos po ng pangangaral, minsan, milalapit po sa akin, Pastor, tinamaan ho ako. Ako yata ang pinapatama mo. Eh, paano nangyari yon? Hindi ka tayo nag-uusap everyday. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa mo. Hindi ko alam kung anong binubulong mo. Hindi ko alam kung anong nasa utak mo. Pero bakit ka nagagalit sa akin? It's because, mga kapatid, nauunawaan ko po kayo. Nanggaling din po ako dyan. Naiinis po kay Papa. Naiinis po ako sa kanyang pagtuturo, pangangaral. Bakit ho? Dahil totoo eh. Tinatamaan ako. At bakit ho tayo tinatamaan? Dahil ang salita ng Diyos, binubulgar niya ang ating pagkatao. Ang salita ng Diyos, binubuksan niya ang ating puso at fina-filter po niya ang ating maruruming mga nais. Kaya kung tayo ho ay nasasaktan po minsan, sabi ng Biblia, nasasaktan ho tayo unang-una dahil mahal ka ng Diyos. Pangalawa, marumi ang ating puso, kailangan ho natin magpakumbaba. Pangatlo, ito ang proseso ng pamumuhay sa kabanalan.
Gusto mo mamuhay na nakakalugod po sa Panginoon? Hayaan mo na ituwid ka niya sa pamamagitan ng Biblia. Ngayon, pwede ho tayong magalit at pwede ho natin sabihin hindi tama ang tinuturo ni Pastor kung ang naririnig ninyo ay hindi nanggagaling sa Biblia. Kung ang naririnig nyo ay hindi mababasa sa Biblia. Kung ang mga itinuturo ay malayo sa konteksto ng Biblia. Pero kung nasa konteksto naman, nababasa naman, at nakasaad naman sa Biblia, ang sabi ng Biblia, ang sino man magpapakumbaba sa kanyang harapan, ay itataas at papalakasin ng Panginoon. Pero ang nagmamataas, talagang pinapatigas ang puso, hindi mo madidiktahan. Well, pinapakita lang ho natin, kambing ho tayo at hindi tupa. Pag sinabi kambing, kahit ilang beses mo pagsabihan ang kambing, hindi yan makikinig, hindi yan magpapasakop. Pero ang tupa, bagamat na siya ay pinapalo na salita ng Diyos, bagamat na mabibigat ang mensahe na kanyang napapakinggan, nagpapasakop po yan. Saan ho? Sa katuruan ng ating Panginoon. Kaya napakalinaw po na nasa puso ho ng tao talaga na ayaw niya ang Panginoon not unless siya ay maborn again. Ang born again ay hindi po sekta. Ang born again ay hindi po organization. Ang born again is not a title or phrase para lang masabi, oh, parte ako ng born again. Pag sinabi born again, ito po ay heavenly experience. Bakit po heavenly? Kasi mula sa kapangyarihan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, binuksan ang ating puso't isipan upang makita ho natin na kailangan natin si Jesus. At kung hindi bubuksan ng Diyos ang ating puso't isipan, mananatili po yung masasamang pagkatao at pagnanais ho natin na patuloy na mapupuot sa Diyos. Okay? So, maaari bang ipamuhay ng isang tao ang lahat ng ito ng perpekto? Hindi ho. Kaya nga bumaba si Kristo. Minsan nakarinig po ho eh. Sasabihin nila, Pastor, I'm a good person. Whether it be Roman Catholics, atheist, o minsan na mga relyoso lang, pero hindi naniniwala sa doctrine of justification by faith. Sasabihin po nila, mabait na tao ho, Pastor. Mabuting tao ako. And then I would ask them, Tita, Tito, kung mabuting tao po kayo, bakit pa namatay si Kristo sa krus? Para sa mga makasalanan. Makasalanan po ba kayo? Oo. Paano mo masasabi, mabuti ka? Sa Biblia, pag sinabi mabuti, perpekto ang tinutukoy ho doon. Hindi yung mabait, hindi yung generous or friendly. Pag sinabi mabuti in the vocabulary of God, perfection ang tinutukoy ho doon. Kaya nga yung binatang mayaman, sabi po niya, anong mabuting gawa na pwede kong gawin upang makantan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi ng ating Panginoon, gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo ito, gawin mo yan, at ipamahagi mo ang iyong kayamanan sa lahat ng tao. Pero sabi ng Biblia, ginawa ko na ho lahat yan, guro. Pero nung sinabi ni Kristo, ipamahagi mo ang lahat ng iyong kayamanan, sabi ng Biblia, umalis po siya at tumalikod na malungkot. In other words, hindi po niya magawa because he is not perfect. Wala ho sa atin perfect. Isa lang ang perpekto at yan po ay ang Diyos. Amen? Kaya hindi ho natin magagawa po yan. Now, pagdating po in the back of the page, nagiging klaro po ba mga kapatid? Day number 3, ang araw ng Panginoon. Nilikha ba ng Diyos ang tao upang maging masama? Hindi. Ngunit nilikha ng Diyos ang tao na mabuti. At ayon sa kanyang sariling larawan, sa tunay na katwiran at kabanalan, upang makilala niya ng tama ang Diyos na lumikha sa kanya at mahalin ng buong puso at mamuhay kasama niya sa walang hanggang kaligayahan upang luwalhatiin at purihin siya. Now, what does that mean?
nilikha ba ng Diyos ang tao upang maging masama? Now, dito po bumabagsak, mga kapatid, yung mga matitinding at mabibigat na katanungan. Kung ang Diyos ay mabuti, if God is good, ayon po sa tanong po ng iba, why is there evil in our world? May ganong klaseng tanong. If God is good, why is there death in our world? If God is good, why is there suffering in the world? Now, mostly, hindi lang yan nanggagaling sa bibig ng mga hindi mananampalataya. Yan din, mga kapatid, kung magiging totoo po tayo, lumalabas din po sa bibig ng mga mananampalataya. Minsan, pag dumarating po ang panghihina sa ating buhay, nagre-reklamo at nagdadaing po tayo minsan kung andyan ang Diyos, kung andyan ang Diyos, kung nariyan ang Panginoon, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito ang nangyayari? So, this question, nilikha ba ng Diyos ang tao upang maging masama? The answer is no. Dahil malino na tinuturo po sa Biblia, mula po sa Genesis 1, na lahat ng ginagawa ng Panginoon ay mabuti. Pero the reason why naging masama ang tao, the reason why naging masama si Satanas, is because yun po ang kanilang desire. Now here's another follow-up question. Kung ang nanukso kay Adan at Eva ay si Satanas, sino naman po ang tumukso kay Satanas? And then, kung magiging philosophical po tayo, well, kung ang Diyos ay mabuti at wala naman nanukso kay Satanas, kasi siya ang puno ng kasalanan, then that would make God the author of sin, philosophically speaking. But the answer to that is no. The reason why there is evil in our world, mga kapatid, bagamat na this is a very difficult question, is because ipinahintulot po ng Diyos na magkaroon po ng kasamaan para maipakita po niya ang kanyang pag-uugali, maipakita po niya ang kanyang biyaya, maipakita po niya ang kanyang kapatawaran, because kung walang kamatayan, hindi maipapakita ng Diyos ang kanyang resurrection power. Kung walang kasalanan, hindi ho natin makikita ang pag-ibig ng Diyos sa mga lumalabag ng kanyang utos. Kung wala po ang paglabag po sa utos ng Diyos, hindi ho natin malalaman na ang Diyos ay mapagpatawad sa mga katulad ho natin. At kung walang kaguluhan sa ating mundo, paano mo malalaman na ang Diyos ay matulungin, maawain, at tapat? Now, in a world without death, in a world without sickness, hindi mo malalaman yun, mga kapatid. Hindi ho natin mararanasan yun. But one thing is for certain, nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, hindi po sila originally masama. Dumating lang ang kasamaan pag ang tao po ay nahihikayat ng kanyang masasamang hangarin. Ito po ay isang magandang halimbawa, Santiago Kapitulo 1. Santiago, the book of James. Kapitulo 1. Dito po tayo sa talatang 13. Santiago, James chapter 1, verse 13. Okay? James chapter 1, verse 13. Napakalinaw ho nito. Sabi po ng Biblia, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos, dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan, at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan, at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. So bakit po nagkasala si Adan at si Eva? Hindi lang po si Satanas ang dahilan,
kundi nahikayat po sila ng sariling hangarin, sariling masasamang pagnanasa. Amen? So, kung tayo ho ay nakakasala, hindi natin pwede sabihin, gawa ni Satanas yan. Bakit mo masasabi gawa ni Satanas kung ikaw mismo ang gumawa? Amen? Now, in some cases, tulad po ng Genesis, nung nagkasala po si Adan at si Eva at hinarap po sila ng Diyos, ano po sabi ng Diyos sa kanila? Bakit mo nagawa ito? Sabi ni Adan, kasi yung babae. Kinausap ng Diyos ang babae. Bakit mo nagawa ito? Kasi yung ahas. Eh syempre, wala na po pwede ipagbintangan ang ahas. Wala na po siya sinabi. So in other words, ang naging kasalanan din po nila Adan at Eva ay hindi lang po idolatry, ayaw nila magpakumbaba sa Diyos. Instead of sabihin po ni Adan, Lord, nagkasala po, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, he was justifying yung kanyang kasalanan. Now how do we know? Yun po ay kumalat sa lahat ng mga tao. Makikita niyo po yan sa ating sariling buhay minsan. Pag gina-justify natin, hindi, basta ito ang gagawin ko. Gina-justify ho natin ang mga bagay na hindi dapat i-justify. Saan ho natin nakuha yon? Kay Adan at kay Eva. Ang pagsisinungaling, kahit hindi mo turuan po ang bata na magsinungaling, magsisinungaling ho yan by nature. Saan ho niya nakuha yon? Adan at Eva. Ikaw ba ang kumuha sa cookie jar? Hindi ho, pero ang dami niya kalat sa bibig. Hindi ho. So by their nature, we are sinners. Right? Now it's interesting kasi in the next question, saan nang galing ang kasamaang ito ng ating pagkatao? Mula sa pagkahulog at pagsuway ng ating unang mga magulang, sina Adan at Eva. Kaya't ang ating kalikasan o kalikasan ay naging napakasama. At lahat tayo ay ipinanganak sa kasalanan. Basahin nga po natin mga kapatid ang Roma 5. Napakalinaw ho nito. Roma 5, talatang 12. Romans chapter 5. Let's read verse 12. Napakalinaw ho nito. Sabi po ng Biblia sa Roma 5, talatang 12, okay? Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Ngayon, skip naman po tayo dito sa talatang 17, verse 17. Dahil sa kasalanan ng isang tao, referring to Adam, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Jesucristo, ang mga tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niya matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Verse 18, kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganoon din naman, dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Verse 19, kung sa pagsuway ng isang tao, referring again to Adam, marami ang naging makasalanan. Ganoon din naman, dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. So napakalinaw ho, bakit po naging makasalanan ng tao? Is because, nung nagkasala si Adan at si Eva, at pagkatapos po nila sumiping, sabi ng Biblia, mula po sa binhi ni Adan, ang lahat na manggagaling po sa kanyang binhi, ay naapektuhan po ng kasalanan. Mula sa paglabag ng isa, nadamay na ang lahat.
Kaya minsan mga kapatid, makikita ho natin bakit iba-iba po ang pag-uugali ng mga tao. And I don't say that in a good way. Meron matampuhin na hindi dapat matampo. Meron naman po may initin ng ulo na hindi naman dapat uminit ang ulo. Meron pala isip na masama, palamura. Bakit iba-iba po ang kainan ng tao is because lahat ho yan ay nagmula kay Adan at kay Eva. Kaya pagkasama niyo po lagi ay puro chismoso, maapektuhan ka sigurado. Pagkasama mo lagi ay puro babaero, at sigurado pag hindi ka born again, magiging babaero ka rin. Okay? Kung puro mainitin ang kasama mo, magiging mainitin ka. Kung puro war freak ang kasama mo, magiging war freak ka o palaaway. Bakit po? Is because the only one that can change the heart at ang pag-uugali po natin ay walang iba kundi si Jesus. At paano ho tayo binabago ni Jesus? Sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Doon po tayo pinapakain ho sa espiritual. Sa pamamagitan po ng Biblia. Ngayon, pagdating po dito sa Salmo 51, basahin po natin ang Salmo, the book of Psalms, 51. Minsan po may nagtanong, Pastor, naging masama po ba ang tao nung siya ay naisilang o masama na siya the moment na siya ay nasa tiyan ng kanyang ina? Salmo 51, talatang 5. Sabi ng Biblia, in verse 5 ng Psalm 51, ako'y makasalanan na at masama pa mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Pag sa mga pregnant women o nakaranas po ng pregnancy, syempre po pag kayo ho ay naglilihi during pregnancy, ang bata po is still in the womb. Right? So sinasabi po ni David, ang pagiging masama ko by nature, although hindi pa siya nakagawa na masama sa physical, pero yung nature ho niya, speaking, he is saying that makasalanan ako before I was brought into the world. So think about this, mga kapatid. Bakit po when, for example, I recall myself, and you can probably recall yourselves, bakit nung mga bata pa po tayo, talagang minsan sinasagot ho natin ang ating mga ina, ama. Bakit sinusuway ho natin ang kanilang mga utos? Is because since conception, dala-dala mo na po ang sinful nature. Hanggang sa yung pagkasilang dito sa mundo, dala-dala mo po yun. At ang tao, hanggat hindi niya tinatanggap ang Panginoon, sabi po ni Kristo sa Juan 8:24, kung hindi niyo paniniwalaan that I am He, mamamatay kayo in your sins. So the only way that sin can be broken and have control over you, pag ang tao po ay born again. Pero kung ang kasalanan, yun ang lagi naghahari ho sa atin, which means walang pagsisisi, ayaw magbago, ayaw manatili kay Kristo, ayaw pakinggan ang salita ng Diyos, walang nais sa kanyang mga salita, yan ay ebidensya na hindi siya talaga binago ng Panginoon. Nagpapanggap, maari napipilitan, maari sumasama lamang, pero hindi talaga, taos sa puso, binago ng Panginoon. Kaya magiging tapat po sa inyo mga kapatid, whether it be in the morning or afternoon, kung ang rason ho kung bakit po tayo ay nandito sa church is because maganda po ang samahan, dahil marami po mababait na tao dito, o dahil napipilitan lang ho tayo, o dahil natatakot po tayo kay pastor, waste of time lang ho ang pagpunta ninyo dito. Because the reason why you're here is because mahal mo ang Diyos. Wala nang ibang bagay. Kasi mas maigi na maging tapat ho tayo sa ating mga sarili kesa magpanggap. Ang pagpapanggap is, maari, sa panlabas, okay, pero sa loob, hindi okay. Pagpapanggap ang tawag ho doon. Kaya nga sabi po sa Santiago,
If anyone is only a hearer but not a doer, in other words, hindi na sinasapuso ang salita ng Diyos, pasok dito, labas sa kabila, wala kang ibang dinadaya kundi ang iyong sarili. Pero kung tayo ho ay nagiging totoo, dahil binago ka talaga ng Diyos, then yung mga ganitong klaseng pag-aaral, napakasarap po sa puso at espiritual. Dahil, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang. Nabubuhay po siya sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, dito naman po tayo sa third question. Napakasama ba ng tao na hindi niya kayang gumawa na mabuti at kasamaan lamang ang ninanais niya? Uulitin ko ho, napakasama ba ng tao na hindi niya kayang gumawa ng mabuti at kasamaan lamang ang ninanais niya? Now, what does that mean? Well, this word, kung titignan po natin ulit sa whiteboard, this word, mabuti, okay, has two meanings. May dalawang meaning ho yan, mabuti. Mabuti sa mundo at mabuti ayon sa Biblia. Ang alam po ng karamihan is that sila'y mabuti ayon po sa standard ng mundo. For example, naguhugas ako ng pinggan, mabuting tao ako. Naglalaba ako, mabuting tao ako. Naghahatid sundo ako, mabuting tao ako. According to the standards of the world. Pero pag sinabi po ng Biblia, walang mabuti, walang gumagawa ng matuwid sa kanyang harapan, ang ibig sabihin po ng ikalawang meaning ng mabuti is this. Huwag mong ipantay ang sarili mo sa tao. Ipantay mo ang sarili mo sa Diyos. For example, mamamatay tao si Brother Joel. Halimbawa lang ho. Mamamatay tao ho siya. Ako ho ay hindi. Nakatapos sa kuleyo, nagdoktor, may spare time pa ako, mag-aabugado na rin ako. Compared to him, mamamatay tao siya, magdanakaw, lahat na. Mas mabuti ako sa kanya. Kasi pinapantay ko ang aking sarili sa kanya. Pero kung pinantay ko ang aking sarili at ni Brother Joel sa Diyos, parehas lang po kami makasalanan. Yun ang sinasabi ng Biblia, walang kahit isa na mabuti. Taso ng kamay, sino ho dito ay nakapagsinungaling na? Okay? Sino ho dito ay nakapagmura na ho? Okay. Sino ho dito mainitin ang ulo? Okay? Naku, pag dalawang kamay, talagang sincere ho tayo, right? So in other words, hindi tayo karapat-dapat. Dahil nilabag na po natin yung mga utos sa 10 utos. Eh yun ang pamantayan ho eh, yung 10 utos. Kahit isa ho doon ay nilabag po natin, sabi po ni Santiago, pag nilabag mo ang isa, lahat na ay nilabag mo na. So, kung tutuusin, yung tanong, napakasama ba ng tao na hindi niya kayang gumawa ng mabuti at kasamaan lamang ang ninanais niya? The reason why napakasama po ng tao is because, unang-una, nung nagkasala si Adan at si Eva, naapektuhan po ang lahat. Kaya naman dumating si Jesus para kung sino ang sasampalataya sa kanya, ay mabago ho sila at mapalaya doon sa kapangyarihan ng kasalanan na bumibitag ho sa kanila. Kaya sa Biblia, makikita ho natin ito. If you are not familiar with 1 Corinthians and 2 Corinthians, or in the book of Romans po minsan, or New Testament teachings, may tinatawag 1 Adam. 1 Adam. And then, you have another one, last Adam. Last Adan. Now,
The first Adam ay walang iba kundi yung tinutukoy po sa Genesis. Nung siya ay dumabag po sa utos ng Diyos, actually, let's rewind po. Bakit po first Adam? Kasi ang tinutukoy po dito is ang unang man, unang lalaki. At dahil tinuturo po ng Biblia, siya ang unang lalaki, nung nilikha siya ng Diyos, nilikha siya ng Diyos bilang perpekto. He was perfect. Okay? Perfect in the sense of innocence and purity. Okay? Pero nung siya ay lumabag, sabi ng Biblia, lumabag po siya. At ang resulta, kamatayan. Nang ibig sabihin, dahil po sa kanyang paglabag po sa utos ng Diyos, nadamay ang lahat at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero bakit po si Kristo tinawag last Adam? Dahil sabi ng Biblia, siya ay naging tao. Ito ang unang tao, ang ikalawa naman na buwaba bilang perpekto na naging tao ay si Jesus. Ang pinakaiba po ni Adan kay Jesus ay hindi lang po tao lang si Adan at Diyos si Kristo na nagkatawan tao, kasi parehas po sila tao eh. Nagkatawan tao po si Jesus. Pero, ang unang Adan, lumabag ho siya. Ang ikalawang Adan, tinupad lahat. Ang unang Adan, resulta ng kanyang paglabag, lahat ay namatay. Lahat ay itinuring patay ng Diyos dahil po sa kanilang kasalanan. Pero ang mga nagtiwala kay Kristo ay nagkaroon po ng eternal life. Now, why am I showing you this? If a person is not born again, they are still under the first Adam. Kaya, yung tanong, napakasama ba ng tao na hindi niya kayang gumawa na mabuti at kasamaan lamang ang ninanais niya? Ang mga tao na walang kaugnayan sa ikalawang Adan ay mananatili na lumalabag na may nais na lumabag palalo sa salita ng Diyos. So, if you're under the first Adam, wala kang nais sa Diyos, wala kang nais magsisi, wala kang nais magbago, wala kang nais sa mga bagay tungkol po sa kabanalan, basta wala kang desire whatsoever. Nasa lumang pagkatao ka. You are under the first Adam. Pero ang taong binago po ni Kristo ay wala na ho dito, inilipat na siya sa kamatayan into life. You were brought from death unto life. The first Adam, walang pagpapatawad dyan. Ang first Adam, ayaw niyang magpasakop. Ang first Adam, talagang nag-ahari sa kanya ang masasamang pita ng laman. The second Adam is different. Diyan ho yung kapayapaan. Diyan po yung kabanalan. Diyan po yung pagpapatawad. Diyan po yung pagpapasakop kay Kristo. And when you're under the first Adam, ang nagahari ho sa atin ay kasalanan. But when you're under Christ, sabi po ng Roma 6, kung ating po babasahin, Roma 6, talatang 14. Roma 6, talatang 14. At sabi po ng Biblia, sapagkat, Romans 6 verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan. Dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. So sino ho ang biyaya ng Diyos? Si Jesus. Sa ilalim ng kautusan is just another way of saying you are under the powers of sin. So here, sino po ang nasa first Adam?
Magiging practical po, mga kapatid, ang lahat ng taong walang tunay na kaugnayan kay Kristo is under the first Adam. So sino ho dito? May mga kamag-anak po ho na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. First Adam ho sila. May mga pinsan ho ako na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. First Adam ho sila. May mga kaibigan ho ako na hindi at walang kaugnayan sa Diyos. They are under the first Adam. May mga kamag-anak that are under the first Adam. Now, maari ito ay nakakalungkot pakinggan, pero ito po ang katotohanan. Kung ang aking mga kamag-anak, mga minamahal sa buhay, mga pinsan, lahat na, kaibigan, doesn't matter, ay nasa ilalim po ng first Adam, ang magiging resulta po nila balang araw ay kamatayan sa espiritual. Nang ibig sabihin, maihiwalay po ang kanilang espiritu from God. In the sense of, they are separated from the grace of God forever. Kaya nga, pag tayo ho ay nag-evangelize, hindi po pwede, manali ka lang sa Diyos. Hindi ho po pwede ganun. Pag nag-evangelize ka at alam mo mahuhulog itong tao sa impyerno, ang dapat mo sabihin sa kanila ay, kailangan mo si Jesus. Kailangan mo magsisi. Kailangan mo sumampalataya at paglingkuran ng Panginoon at talikuran mo ang kasalanan. Kasi kung hindi nila gagawin yon, kamatayan ho ang kanilang mararanasan. And the Bible says, every one of us has an appointed time when you die. And after this, the judgment. Pero sa atin mga Kristiyano, mamatay ka man, pero nasa ilalim ka ng last Adan, kunin na ako ni Lord, walang kaso, makakasama ko siya no matter what. Pero ang taong takot mamatay, may mga ibang dahilan ho eh, natatakot mamatay because hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanilang pamilya. May mga natatakot naman po mamatay because may iwan yung utang po nila sa kanilang mga minamahal. Meron naman natatakot mamatay kasi hindi pa niya nararanasan maka-travel all around the world. Meron naman natatakot mamatay dahil hindi niya talaga alam kung saan siya papunta. Pero ang Kristiyano, yan lang ang kanyang hinihintay. Lord, kunin mo na ako. Bakit ho? Kasi ang taong may kaugnay kay Kristo, hindi takot mamatay yan eh. Pero ang taong takot mamatay, hindi pa niya kayang isuko ang kamunduhan. Kaya pag ang tao ho ay ayaw niya isuko ang kamunduhan, sabi ng Biblia sa Marcos 8, Marcos Kapitulo 8, basahin po natin ang 36. Actually, 35 para mas maganda. Marcos 8:35. Okay? Sabi po ng Biblia. Mark 8:35. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapas sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Or kung mapas sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya. May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Ang sagot po, wala. So ano po magiging resulta pag minahal po natin ang mundo? Pag sinabi po mundo, ang tinutukoy po dito na mundo is referring not necessarily to the earth itself o yung planeta, kundi yung sistema ng mundo. Ano ba ang sistema ng mundo? Ang hilig ng ating masasamang pita ng laman. Ang hilig ng ating mga nakikita. Ang pagmamayabang sa buhay. Yan po ay bahagi sa sistema ng mundo. At kung mamahalin po natin ang mundo, sabi po ni Kristo,
Ano ba mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Amen? Kaya nakalungkot ho talaga. So to ask the question, may kakayanan po ba ang tao na gumawa na mabuti kung hindi siya born again? The answer is no. Kailangan mabuksan ang kanyang isipan at puso sa katotohanan. At sino ho magbubukas? Basahin po natin aklat ng mga Gawa, Kapitulo 16. Gawa, the book of Acts, chapter 16. Talatang 14. Gawa, 16. Talatang 14. Sabi ng Biblia, isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira. Siya'y isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. So, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, para matanggap po ni Lydia ang salita ng Diyos, ano ang unang ginawa ng Diyos para matanggap po niya? So sino ho nagbubukas ng kanyang puso? Ang tao po ba o ang Diyos? Ang Diyos. So yung katuruan na kailangan manampalataya ka para ma-born again ka ay mali ho. Baliktad. Kailangan ma-born again muna upang ikaw ay magtiwala, or we could say to trust, to believe on Christ. Kasi paano nga po mananampalataya ang isang itinuring patay? Eh ang kaya lang gawin ng patay ay mangamoy. Hindi kaya ng patay na makinig, hindi kaya ng patay na kumilos, hindi kaya ng patay na magsalita o manalig, kasi patay ho siya eh. Pag sinabi ng Biblia, itinuring tayo mga patay, wala tayong spiritual na abilidad na magbago o tanggapin si Jesus. Not unless binuksan ng Diyos ang ating puso't isipan. Now here's the thing mga kapatid, kung tayo ho, sa libon-libon tao all over the world, some people say 6 billion, 7 billion, Sabado po, evening, ngayon, you could be out at the bar. You could be in your house watching pornography. You can be going out with friends. Gumagawa ng ano-ano mga klaseng mga bisyo at kalokohan. Pero bakit andito po tayo ngayon on a Saturday night para mapag-aralan at mapag-usapan ng salita ng Diyos? Very simple. Binuksan ng Diyos ang iyong puso. Iniingatan ka niya. Kaya mga kapatid, maging aminado ho tayo. Kahit po ako, pag nababasa ko po ang Biblia, ito po minsan nararamdaman ng aking laman. Lord, masyado ka naman mahigpit. Parang nasasakal na ako, Panginoon, masyado mahigpit ang iyong mga utos. Pero alam niyo po bakit mahigpit ang ating Panginoon sa atin? Iniingatan niya ang kanyang mga minamahal. Ayaw niya po tayo mapahamak. Anak, kailangan mo magpatawad. Kasi mapapahamak ka. Anak, magpakumbaba ka sa aking harapan or else mapapahamak ka. Anak, maglaan ka ng oras sa Biblia kasi mapapahamak ka, lalo na pag dumating ang tukso. Maglaan ka ng oras sa panalangin kasi darating ang digmaan sa espiritual. Kaya ho tayo nakakaranas po ng higpit mula po sa Diyos dahil mahal niya po tayo. At kung sino ang kanyang tinutuwid, yun ang kanyang minamahal. Ang sabi ng Biblia. Ngayon, paano niyo po malalaman at matitiyak na kayo ho ay parte ng isang iglesia na hindi nagmamahal? Very simple lang ho yan. Pag sinabi ni Brother Joshua, mga kapatid, gawin mo na yung gusto mong gawin. Bahala ka na sa buhay mo. Basta kita-kita na lang ho tayo sa Linggo. Pero kung ano mang gawin mo sa Monday to Friday, bahala ka na sa buhay mo. Wala akong pakialam sa iyo. Hindi tunay
na simbahan yan. Ang tunay na simbahan, iniingatan ng bawat isa. Nagmamahalan. Nag-aalala po tayo for each other. Because we love and care for each other. Pero kung walang ganon, walang nagtutuwid sa atin, walang nagpapaalala sa atin, walang nagtuturo sa atin, sa mga kapatiran, na ito ang dapat natin gawin para malugod ang Diyos, hindi simbahan maari ang hinahanap ng mga tao. Social club. Iba po ang social club sa simbahan. Social club is, I'll appear whenever I want, I will do whatever I want, walang pwede magdikta sa akin. Ito ang aking paglilingkod sa Diyos. Pero sa simbahan na biblikal, ang basehan ho natin, ang standard ho natin ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya mahirap kasi ang Diyos ay perpekto, tayo hindi. Pero sa tulong at biyaya ng Espiritu Santo, magagawa ho natin sumunod po sa Diyos. Now dito na po tayo sa panghuli. Nagiging malinaw po ba mga kapatid? Ang huling katanungan, ang Diyos ba ay hindi makatarungan dahil hinihiling niya sa tao na sumunod sa kanyang batas na hindi naman nila kayang sundin? In other words, is God unfair? Is God unjust? Kasi aminado ho tayo, hindi ho tayo perpekto. Kung ang Diyos ay perpekto at ang kanyang batas ay perpekto, bakit niya ninanais na sundin ng mga taong hindi perpekto ang kanyang perpektong utos? If you come to think about it, alam na ng Diyos hindi tayo perpekto, pero ang nais niya ay masunod po ang kanyang perpektong utos. Is God unjust? The answer is no. Kasi ito po ang sagot. Hindi. Dahil ginawa ng Diyos ang tao na may kakayahang gawin ito, ngunit ang tao sa pamamagitan ng udyok ng Diablo at ang kanyang sariling kusang pagsuway ay nawalan siya ng abilidad na sundin ang mga bagay na ito. So napakalinaw ho niyan. Ang perpektong utos ay masusunod lamang ng mga perpektong tao. At dahil tayo ho ay nagkasala, nawalan po tayo ng abilidad dahil po kay Adan at si Eva. Kaya kailangan may darating ho na magtutupad ng perpektong utos na hindi dapat manggaling sa binhe ni Adan. Kaya, how many of you have heard about the Virgin Mary getting pregnant? We've heard of that. Nasa Biblia yon. You ever wonder why Mary had to be a virgin in her pregnancy? Is because kung ginalaw siya ni Jose, at dahil si Jose ay makasalanan, at kung si Jesus ay nanggaling sa binhi ni Jose physically, that means yung pagkalabas ni Kristo dito sa mundo, magiging makasalanan din ho siya. Pero dahil ang ginawa ng Espiritu Santo, gumawa po siya ng himala upang mabuntis si Maria sa pamamagitan po ng virgin pregnancy, hindi nadungisan si Jesus sa kasalanan ni Adan. Kaya, nung dumating po siya dito sa mundo, perpekto po siya. At kaya po niya tuparin ang perpektong utos ng Diyos na atin ho nilabag. Kaya ang sino man sasampalataya sa perpektong Jesus na tumupad ng perpektong utos at namatay on our behalf, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. So this evening, mga kapatid, bakit ganito ang paniniwala ng church po natin? Kasi unang-una, nakasaad po yan sa Biblia. Pangalawa, hindi lang ang CCWC ang naniniwala sa ganito. May mga sinuunang iglesia at mga Kristiyano na ganyan din ang kanilang paniniwala. At saan ho nila nakuha ang kanilang mga paniniwala? Sa Biblia. So the question, mga kapatid, this evening, biblical po ba ang Heidelberg Confession? The answer is yes. Why? Kasi nanggagaling sa Biblia. So nawa po meron po tayo natutunan
nitong gabi, mga kapatid. The Apostles' Creed, ginawa po yan for water baptism in the Trinity. The Nicene Creed, isinulat po yan para maipagtanggol ang pagkadiyos ni Kristo. The Athanasian Creed, ginawa po yan para maituro sa mga tao na dalawang bagay lamang ang kanilang dapat paniwalaan para sila'y maligtas, and that is the Trinity at yung pagkadiyos ni Kristo. Naisulat po ang Belgic Confession kasi sila'y inuusig ng gobyerno na hawak po ng Roman Catholic Church. Naisulat naman ang Heidelberg Confession para iyong mga katuruan ho na nandito ay maging gabay sa mga pastor, mga bata, at bawat miyembro ng kinatawan ni Kristo. This was made for the church. Kaya, nawa po meron po tayo natutunan. Let's kindly thank the Lord and bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, kami po nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin. At sa gabi po nito, Lord, ang dalain ko po na patuloy niyo po ibigay sa amin ang iyong mga salita. Continue to reform our hearts and minds. Ang dalain ko po, O Diyos, na tulungan niyo po ang bawat isa, including myself, na mamuhay po ayon po sa iyong kalooban at mga tuntunin. Ang dalain ko rin, Panginoon, na turuan niyo po amin na lalo magpasako po sa iyong mga salita, magpakumbaba sa iyong mga salita, aminin sa aming mga sarili na kailangan po namin si Jesus, kailangan po namin mabago, kailangan po namin na sundin ang iyong mga utos, hindi dahil napipilitan po kami, hindi dahil para lang magpakita ng tao, but rather dahil mahal po namin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang dalain ko po sa mga kapatiran itong gabi na sila'y pagpalain po ninyo sa espiritual, sila'y bigyan niyo po ng kalakasan sa espiritual, at lalo niyo po, O Diyos, na hubukin po ang aming isip at puso to be drawn closer to the text of Holy Scripture. Bigyan niyo po kami ng isip that can absorb your word. Bigyan niyo po kami ng galak at desire for your word. At bigyan niyo po kami ng self-discipline and self-control para makapaglaan ng oras sa iyong mga salita. Sapagkat ito ang aming pagkain sa kaluluwa. Kaya Father, we thank you for this night. Salamat po for the Heidelberg Confession and Catechism. Walang siyang maitaas kundi lamang ho kayo. Sa ngalan po ng Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, we thank you. Amen and amen. Praise God.